Ayan na guys, at titikman naman natin ang ating niluto kanina, ang ating creamy pork Bicol Express. Okay? Tikman na natin guys kung masarap. Oh, medyo mainit pa siya. Malinam-nam. Ang sarap. Tama-tama yung lasa ng asin, ng konting veggie, at syempre yung maraming paminta. At syempre yung ang hang nitong green chili, okay? Tama-tama guys. Ang ating katanan nilagay na dalawa, okay? Mas creamy at mas masarap syempre ang lasa. Hi everyone, ako si Inang Ray, ang iyong pobreng pastol, and welcome back to my channel. Mga kapastol, for today's recipe ay susubukan nating magluto ng ulam na paborito ng mga Oragon o mga Bicolano. Ito ay ang malinamnam na Pork Bicol Express. At narito ang ating mga ingredients sa ating lulutuin ngayong araw na ito. Handa na ba kayo? Ako ay handang-handa na mga kapastol sa ating pagluluto ngayong araw na to ng malinamnam na Pork Bicol Express. Kaya kung handa na kayo, ihanda nyo na rin ang inyong mga ingredients, ang inyong lutuan at uumpisa na natin ang pagluluto ng ating recipe for today. Narito at sundan ninyo ang pamamaraan ng pagluluto ng Pork Bicol Express. Ayan mga kapastol, at ready na ang ating mainit na kawali para sa ating pagluluto ng masarap at malinamnam na Pork Bicol Express. Uunahin natin syempre ay ang pampabango at pampasarap ng ulam. Syempre, ang maraming bawang. Ayan. Gisahin natin ang bawang guys. At hintayin natin itong maging light brown. Pag light brown na guys ang ating bawang, ang ibig sabihin lang nun ay luto na ang ating bawang. At maamoy muna ang kakaibang aroma ng bawang. Ngayon at ready na yung ating bawang, pwede na ilagay naman na natin ang ating sibuyas. Okay? Kung mapapansin ninyo mga kapastol, every time na nagluluto ako ng ginigisa, inuuna ko talaga lagi ang bawang kaysa ang sibuyas. Sa iba kasi kadalasan inuuna nila ang sibuyas. Pero ako, bawang ang inuuna ko. Alright? So yan, at luto na yung ating bawang at sibuyas. Pwede na natin ilagay ang ating pork. And yes, pagkaluto na yung ating bawang at sibuyas, ayan, gigisa na natin ang ating sliced na tenga or maskara ng baboy. Okay guys? Ito kanina ay bago ko hiniwa, ay binoil muna siya ng mga around 3 to 5 minutes para medyo lumambot na siya, para mas madali na siyang lutuin maya-maya. Ayan guys ha. So, gisahin lang natin ng mabuti. And then later on, pwede na natin lagyan ng mga pampalasa muna. Okay? Habang niluluto natin guys yung ating pork, maskara ng baboy, tenga ng baboy, lagyan na natin siya ng paminta. Bakit ang bilis kong maglagay? Para mas lumasa yung ating paminta sa ating ulam. Okay? Since ang niluluto natin ngayon guys ay ulam ng mga Oragon o ng mga Bicolano, at ang tawag dito ay Bicol Express, dapat manghang siya. Okay? Pero syempre, hindi sa paminta magagaling ang manghang, kundi sa sibig, maya-maya. Okay? So, ganyan lang guys. Pwede na rin natin lagyan ito ng konting rechin, konting asin, para habang sinasangkot natin yung ating maskara ng baboy o tenga ng baboy, ay magkakaroon na siya ng lasa. Okay, sisipsipin ng karne yung mga lasa. Okay, pampalasa. Okay, so lagyan na natin ng rechin. Konti lang. Yan. And then, konti asin.
konting asin. And then let's mix it. Mix lang natin. And then hintayin natin na medyo maluto ng bahagya yung ating karne. Actually, luto na siya, guys. Kasi binoil ko na kanina itong karne. And then, pag luto na yung ating karne, pwede natin ilagay yung ating gata ng loob. Okay? Ang gagamitin natin ngayon na gata ay, syempre, yung mga instant kasi mahirap ngayon ang nyog. Okay? At saka medyo mahal. Okay? So yun, guys. Mamaya, lalagyan na natin siya ng gata ng nyog. Ayan, guys. At ilalagyan na natin ang ating gata ng nyog. At luto na rin yung ating karne. Okay? So, yan. Para mas masarap at mas malinamnam yung ating Bicol Express, guys, ay mas masarap kung mas maraming gata. Kaya for today's recipe, lalagyan ko ng 2 pakete ng gata ng nyog. Okay? Yung instant na gata. Okay? So, lalagyan na natin yung isa pa, ang ating Coco Mama Fresh Gata. Okay, ito ang ating idadagdag. Actually, 2 ganito yan. Yan. Mas malinam lang kung mas maraming gata, guys. Yan. Dahil sa panahon ng pandemya, lahat ay instant. Dapat instant din ang gagamitin. And guys, pakuluin lang natin kasama yung ating gata. At mamaya, dadagdagan na lang natin ng pampalasa. Okay? Kung kulang pa yung asin na nilagay natin kanina at yung paminta, vetching, pwede naman tayong magdagdag. Depende yan sa preference ninyo, guys. Okay? So, yan ang ating version ng pork Bicol Express. At ang ginamit nating part ng karne ay, syempre, ang maskara kasama ang tenga ng baboy. Ayan, i-check lang natin, guys, kung luto na yung ating pork kasama ng ating gata. Ayan. Okay, guys, ang style ko, ang version ko ng pagluluto ng ating Bicol Express ay kailangan medyo may konting sauce naman siya. Hindi naman maganda yung super dry. Okay, guys? So, kanina, nagdagdag ako ng konting amount ng water. Okay? So, maya-mayang konti, pwede natin ilagay yung ating green chili. Actually, hindi na ako maglalagay ng red chili, yung pampanghang. Kasi yung binili kong chili ay medyo maanghang na yung iba. Okay? So, mamaya babalikan natin yan. Let's check it, guys, kung luto ng ating maskara ng baboy or tenga ng baboy. Halo-halo ito, guys, ha? Maskara, tenga, and then pisngi ng baboy. Bakit yun ang pinipili natin na lutuin para sa Bicol Express, guys? Yung part ng baboy. Ito kasi yung hindi masyadong mataba. At saka yun yung may mga cartilage. Yun yung medyo malutong pagkakinagat-kagat. Okay? So, almost pwede na yung ating karne ng baboy, guys. Maya-maya ng konti, ilalagay na natin ang ating green chili. Let's luto na yung ating pork, ang ating maskara ng baboy para sa ating pork Bicol Express. Pwede na natin ilagay ang ating green chili. Itong green chili natin, guys, ay halo-halo yan. May maanghang, may hindi maanghang, may medyo maanghang. Okay? Since Bicol Express ang ating niluluto, kilala ang mga Bicolano sa maanghang na ulam. Okay? So, mamaya, guys, ay konting push na lang at luto ng ating pork Bicol Express. Okay, let's check it, guys. Wow! So, ready na actually. Luto na yung ating Bicol Express, guys. Pork Bicol Express. At maya-maya lang ng konti ay isa-serve na natin para matikman na natin ang ating masarap na recipe for today. Ang malinamnam na Bicol Express or Pork Bicol Express. Okay? Yan, guys. Ready na, mga kapastol, ang ating Pork Bicol Express. So, titikman na natin kung ano ang lasa. Masarap ba? Nakuha ba natin ang lasa ng mga oragon? Okay? Medyo masabaw-sabaw siya, guys. Kasi yan naman talaga ang gusto namin sa Bicol Express. Pero yung sabaw naman niya kasi, hindi naman siya tubig. Okay? Kundi yung gata ng nyog. Eto na, guys. At luto na ang ating creamy pork Bicol Express. At sana ay
ay may natutunan kayo sa ating cooking activity ngayong araw na to. At alam kong takam na kayo katulad ko. At maya-maya lang ng konti guys ay titikman na natin ang ating masarap na ulam ngayong araw na to. Gusto ko lang magpasalamat sa aking mga kapastol sa inyong walang sawang pagsuporta, panunood at pagantabay ng aking mga videos. At sa lahat ng mga nanunood, maraming maraming salamat. Sana ay nag-e-enjoy po kayo sa ating mga cooking activities. Maraming maraming salamat at kung bago ka lang sa aking channel, all you have to do guys is just click the subscriber button below and my notification bell for more updates and for more videos. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.